sa showbiz, usap-usapan pa rin po hanggang ngayon ang transformation ng internet star na si Xander Ford. Sino nga kaya ang nasa likod ng matagumpay niyang transformation? Alamin natin sa report na ito. Nag-crash ang website at fully booked na hanggang Pebrero ng susunod na taon. Pero para sa tinaguriang miracle plastic surgeon na si Doc Eric Yapuanco, positive effect ito sa kanyang negosyo. Siya lang naman ang nasa likod ng successful na before and after transformation kay Marlo Arizala, na kilala na ngayon bilang Xander Ford. Hindi biro ang gastos sa total makeover kay Xander. Ang presyo, halos 500,000 pesos lang naman. Included na dyan ang kanyang nose job, chin augmentation, lips, teeth, skin, eyebrows, eyelash at maging ang hairstyle. Kaya naman ang resulta, makinis at poging-poging Xander Ford. Maliban sa expertise, grace under pressure ang sikreto ni Doc Yapi para mapapogi si Xander. With the pressure, no? Kasi alam natin kasi he's coming out on TV now. Syempre, the pressure was there. For the surgery alone, it took me about 5 to 6 hours. Mm-hmm. It took about 3 hours for the nose and then another 2 hours for the chin. Medyo mabusisi and plus the fact that his nose was really mababa talaga ilong niya. Medyo rounded yung tip, medyo malapad. Kaya ang mensahe ni Doc sa mga napapakunot ang noo sa isyo ng pagpaparetoke. Actually, kasi it's been taboo eh. Kumbaga, hindi pinag-uusapan, ayaw pag yung mga tao nagtatago. Mm-hmm. Pero, kumbaga, normal na naman yan eh. Actually, diba, sabi mo, in Korea, a lot of, 3 out of 10 women get it done. It's normal for them. Why can't it be like that here? Diba? Normal naman eh. Diba? Kumbaga, ano ba naman, hindi naman masama mag, you wanna feel better about yourself. Pagbibida pa ni Doc Yapi, hindi one time big time ang pagtulong niya kay Xander. Yeah, we will. Kumbaga, it's part of the deal naman eh. Kumbaga, we will take care of his skin and everything else. Pinakamabenta sa clinic ni Doc Yapi ang nose job, boob job, at Brazilian butt lift, a la Kardashians. At pagkatapos nga ng successful transformation ni Xander Ford, another pasabog naman daw ang kailangan abangan mula kay Doc Yapi. If ever ang next project namin, baka babae. Umaksyon, Laila Chikadora, News 5. Kasunod po niyan, kasama natin live si Xander Ford. Good morning sa iyo, Xander. Hello. Good morning po. And thank you for waking up. Okay, nakita natin yung transformation. Iba na rin ang kasikatan mo ngayon, iho. Hindi mo ba namimiss yung dating Marlo? Hindi na po, pero po kasi sabi ko po, after po nitong surgery ko or nung healing process ko, dapat kalimutan ko na yung past. Kailangan maging bago naman at para po yung mga taong nagmamahal sa akin, mas lalo pa po nila akong iangat. Pero yung total transformation mo, hindi yan madali kasi talagang total, ano? You went through counseling muna? Parang kinausap ka muna, yes. Muna di Doc kasi, di ba? Kasi hindi nga simpleng nose job. Opo. Lang. Opo. Mag-iba talaga yung itsura. Opo. Sabi kasi sa akin, nagkaroon po muna kami ng ano, na parang kailangan malaman ko kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Mm-hmm. And sabi niya sa akin kung gusto mo ba akong itutuloy namin? Sabi, pumayag, sabi ko, ito na kasi yung last ko. Kailangan lakasan nyo yung loob ko. Kaya yun, nagawa ko talaga yung ano po, ano yung dahilan? Do you hate yourself then? Hindi po. Mas mahal ko nga po si Marlo nun eh. Mm-hmm. Kaso, ang akin lang po, parang gusto ko lang po magbago yung tingin sa akin ng ibang tao. Parang, syempre, dahil love nila ako, dahil komedyante ako, mas mamahalin nila ako dahil mas pogi ako na komedyante. Mm-hmm. Pero ano yung reaksyon ng iyong magulang nung sinabi mong, Nay, Tay, sa ilalim ako sa major transformation? Actually po ma'am, hindi po nila alam, wala po silang alam sa surgery ko. Hindi ko pinaalam sa kanila, hindi ako umuwi ng ilang buwan. Tapos nagulat po ako nung sa isang show, nung nag-reveal na po ako, nandun sila umiiyak. Tapos nagulat din ako. Siyempre natuwa ako kasi siyempre, gusto ko sana uuwi sa amin na makikita nila ako na ganun na itsura ko. Pero nandun sila sa harapan ko, sa mismong grand reveal ko. Tapos yun, parang naiiyak na din ako. Bakit hindi mo sinabi in the first place or nagpaalam? Kasi po kahit sino pong nanay, wala naman pong magulang na papayag na mag-surgery ka lang ng ganun. Kasi kung lagi sinasabi ng mama ko na dapat mahalin mo yan, yun ang binigay sa'yo ng Panginoon. Sabi ko sa magulang ko, Ma, alam ko naman po yun na bigay ng Panginoon. Pero hindi naman sinabi ng Panginoon na huwag kong gawin yung kung ano yung ikakasaya ko. Ganun. Naka-ano naman na parang
So, kung masaya ako, gawin ko, wag lang maging masama. Ayun po. Nung Marlo ka pa, hindi natin maikakaila na maraming pumupuna, no? Apo. Ano yung pinakamasakit na pananalita sa'yo? Ayun po. Pagdating sa itsura mo. Ayun po, ano, yung si, ano, pinipig boy, Chakadal, gano'n, Chucky. Tapos, Chakidal? Oo, Chucky. Okay. Tapos marami pa po yung mga, ano po, mukhang magnanakaw, sa rekto, gano'n daw. Ano yung pakiramdam nung during that time na nababash ka? Nung una, ano, mahirap or po. Pinupuna pala yung dina-judge ka? Opo. At dahil sa itsura mo? Nung una po mahirap. Parang siyempre, nag-a-adjust pa po ako dahil yun nga, sobrang trending, tapos binabash ako. Pero habang tumatagal po, na-realize ko na lahat pala ng sumisikat po talaga, nagsisimula talaga sa pang, may manong babash talaga. Kaya po, ano, habang tumatagal po, kinakaya ko naman po. Pero masakit? Masakit po. May mga times bang umiiyak or parang opo. Ayaw, gusto mo nang tanggalin yung sarili mo sa Facebook or yung mga in-upload yun na video na hash five. Hindi naman po ako nagsisip sa anong mga nangyari po. Ano lang po, siguro nasaktan lang ako emotionally. Hindi naman po ako na physically, emotionally lang. Parang syempre po, iniisip ko bakit may ganun pong tao na ano, mas pipiliing manghusga ng tao kaysa magmahal or ipagtanggol yung kapwa Pilipino, ganun po. Did you ever consider yourself pangit? Dati? Ay, hindi po. Hindi ka napangitan ever? Hindi ako napangitan. Kasi naging totoo yung si Marlo eh. Naging totoo lang sa sarili niya eh. Kasi kung si Marlo, kung sinabi niyang pangit siya or napanghinaan siya ng loob, wala mapapasaya ng libu-libong tao. Kaya hindi ako naniniwalang pa si Marlo. Siguro mas in-enhance ko lang siya ngayon. Ayun. Mas pinapogi ko lang siya. Tama. O ano ang pakiramdam mo ngayon na mas gwapo na si Marlo na Xander ka na nga, Xander Ford? Yun po, masaya po kasi mas madami na po yung nagmamahal. Yung mga dati po na binabash ako ng mga babae. Ngayon, sila na po yung lumalapit sa akin. Noong bang during that time, naliligaw ka, nababasted ka o nasagot ka naman? Dati po talaga nababasted ako eh. Pero yun, ngayon nga po, after mga 3 days po after ng revealing ko, nag-chat na sila sa akin. Sana pala, ganito. Mahal, ano? Ganun, mga ganun mahal po. Mahal na ang tawag sa'yo, ha? Kahit wala pa man. Okay, dahil sa new look mo, siguradong marami ka ng projects na dumarating. Given a chance, sino ang gusto mo nga maka-love team? For example, sa movie. You want to try movies, diba? Apo. Ako po, kahit sino po, basta po trabaho, gagawin ko po kahit sino po. Pero kung talagang ano, kahit po si Miles Ocampo or si Andrea Brilliant. Kahit sino po sa kanila or ibigay sa akin ng tadhana ng mga boss, ayan po, tatanggapin ko po para po sa inyo. Baka magkaroon ka niya ng karibal. Kung kunwari nagkaroon ka ng karibal, sinong gusto mong maging karibal? Ito lang pagpipilian mo, ha? Daniel Padilla, Enrique Hill, at James Reed. Okay lang po kahit sino po sa kanilang tatlo, kahit silang tatlo na din po pagsama-sama. Ka-level ko na din po sila. Kaya mo ba yun? But ang question is, kaya mo bang umarte? Napatunay, anong ginagawa mo para ma-develop mo yung ganyang talent? Ayun po, ngayon po. Ngayon, are you going through workshops? Ngayon po, yun nga yung magiging ano ko po, mag-workshop. Focus. Apo, workshop po ako ngayon, then nag-aaral po ako ng kung paano maging ayos po yung ano, maging presentable sa tao. Mag-ayos po ng English, pagkasalita, maging humble, yun po. Pinag-aaralan ko na po siya ngayon, may teacher na po ako doon. Yeah. Then, kailangan ko po yung mabago lahat. Tapos yun, sasabak na po ako sa ano, pag-aarte. Okay, puntahan natin itong mga issues na ibinabato sa'yo ngayon. Hindi yan mawawala, ano, pag ganito nga, lalo't sumisikat ka na. Dito tayo ngayon, sige, ayan, usap-usapan ngayon, online na ikaw raw ang nang-iwan sa mga dati mong kasamahan at kaibigan sa grupong #5. Anong masasabi mo rito? Ang totoo po niyan, wala naman pong nangyaring iwanan. Ano po, friends pa rin po kami hanggang ngayon nung homecoming sa lugar namin. Kasama ko po sila. And alam naman nila na pag-usap-usapan na namin na yun nga, bawa unahin muna namin yung pag-aaral. Pero po ako,
dahil hindi po ako nakapag-aral ng ano, dahil nga yung sa nangyari po sa amin, na pinatuloy ko na lang po yung showbiz po. Doon muna po ako nag-focus, career. Tapos sila po, nag-aaral po sila ngayon. Then, may mga conflict din, may mga nangyaring mga problema. May iba na may pamilya na. Yung iba, so you can actually say that you're still good friends, kayo yes. Lima. Opo. Oo. Ikaw lang talagang finocus mo kung ano, nag-focus ka doon sa talagang gusto mong makamit sa buhay. Opo, opo. At katulad nga ng sinabi mo, ay ikaw yung lumapit kay Dr. Yes, kay Dr. Yap. 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 Yapi? Opo, Yapi. Oh, okay. Ano ang sabi, bakit mo naisipang lumapit kay Dr. Yap? Ano po, may mga friends kasi ako na... Yun nga, sa kanya din nagpapagawa. Then, nagsinabi sa akin po na kung gusto mo na mag kung gusto mo magpagawa ka na lang din, Marlo, para at least may magbago sa'yo. At least dyan, mamahalin ka ng mga tao. Tapos, nag-isip muna ako, syempre, kasi surgery yun, nakakatakot. Baka mamaya hindi ako tulog yun. Mamaya, gising pala ako. Tapos, makikita ko yun. Ano, takot kasi ako sa blood. As yun, yun nga, mga ilang araw, nag-chat na ako sa akin. Sabi ko, Dr. Yapi, ganun-ganun. Kung pwede po ba ako magpaano sa inyo. Tapos yun, nag-meeting na kami nung before nun. Then, after po nun, nasa Star Image na po ako. Star Image na management po namin sa manager ko, na Sir Vince and Sir Dave. Yun po, tinulungan po ako ng manager ko na mag-ano po sa kanila, yung transpo para po sa mga ano po, konsulta. Mm-hmm. Then, after po nun, ayun na po. Mm-hmm. Ano na po yung surgery. Ang sinasabi din sa nagbago sa'yo, maliban daw sa... itsura mo ay yung nagbago daw ang ugali ni Marlo. Ang nalulungkot daw, lalo na yung ilang netizens na ibang-iba na raw, si Xander Ford. Napabalita kasi na nagsungit ka raw sa isang marshal, sa isang sa kabilang network. Ano ba talaga nangyari doon? Hindi po. Kung kayo po ngayon papansin niyo po, malaki po talaga yung boses ko. Then, galing po din ako sa shooting noon, sa shoot na ano din po. And ang pinanggalingan ko po is yung lugar pa po namin, Cavite. And yun po, siguro po parang medyo pagod, pero hindi po ako hindi naman po ako sumigaw. Sinabi, kasi tinanong po ako ng marshal na kung ano yung name ko. Tapos sinabi ko lang po na, si Xander Ford po. Tapos medyo malaki lang yung boses ko. Parang, malaki yung boses mo. Malaki po talaga yung boses ko. Akala po siguro nung taong nakarinig na parang, ay, sumisigaw siya, oh, ganyan-ganyan. So ako naman, parang inano ko na may ganun talagang tao na ibababa ako dahil nandito na nga ako sa pwesto na meron. Yes po. Yes po. Mm-hmm. Basta alam mo sa loob mo na patuloy ka magiging mabuting tao, opo. You'll get your success. Yes po. Okay. Mensahe mo sa mga fans at basher. Sa mga fans po muna, maraming salamat po sa lahat ng pagsuporta. Dahil po sa inyo, mas lalo pa po akong... nag-trending worldwide, and ayan, so may mga iba-ibang pages na international, and ayan. Sa mga bashers ko, thank you dahil sa inyo, mas pinokus ko tong itsurang to, pero tandaan nyo, kahit pa laitin nyo ako or husgaan nyo ako, papasayahin ko pa rin kayo at mamahalin ko pa rin kayo. Gusto ko nga makita, baka naman pwedeng sumimple, humirit sa'yo ng kahit kapiraso lang na para ipakita na ikaw pa rin si Marlo at si Xander na nagpapaligaya sa maraming netizens. Pwede bang humingi ng sample? Ng ano po? Ikaw, kung anong gusto mong, ano ba usually yung pinapakita? Sing and dance or dance? Dance. Or dance tayo. May tugtog ba tayo dyan? Yun ang tanong. Sayaw. O oh, sige, pwede ba? No. So, sige, here, saan? Saan pwede? Direct, saan tayo pwede? Dito na lang sa side na to. Okay. So, dito ka sumikat. Magaling ka talagang sumayaw. Opo. Okay, sige nga, pakitaan mo nga si Simon Gualvez. Kahit anong music ba, pwede? Okay lang. Ayun po. Alright. So, ngayon ba, Xander, mas feel mo na sumayaw at mag-emote habang sumasayaw dahil nga... Yes. Your transformation, yung confidence, it's yes different. Po. Mas, dati po, yung confidence ko siguro, confident lang. Ngayon, may...
confidence. You're funny. Okay. Okay. Kasi po, siyempre, dati, confidence, siyempre, kailangan yun dahil performer po. Ngayon, mas kaya ko po kasi hindi na ako maiya dahil okay na po yung ano. Hindi na nila ako pwedeng, hindi nila ako kayang husgahan. Siguro, husgahan na lang nila ako yun ngayon dahil sa attitude. Pero yung sa inside ng body ko, okay na ako. Mm-hmm. Pero tandaan po nila, hindi po ako nagbago. Si Marlo pa rin to. Ito mm-hmm. lang yung mukhang to. Ito lang ang nakikita nyo. Siya lang po yung nagbago. May napupusuan ka ba ngayon? Na balak ligawan? Meron ka bang love interest? Meron po eh, pero secret muna. Secret? Pero kakaririn mo yan. Kakaririn ko po yan. Siguro mensahe, panghuli na lamang, Apo. Xander, no? Mensahe sa mga tao na gusto rin dumaan sa transformation. Not maybe as major yes. as like what you went through, pero yung gustong magpagawa ng para mag-enhance. Ano ang mensahe mo sa kanila? Sa akin po, ano po ah, wala namang masamang magpa-enhance ng face, walang masamang magpagawa. Ang sa na okay sa iyo po. As long as handa sila. Handa sila. Pero kung if ever po na kaya naman na ganyan na lang po kayo, huwag niyo na lang din pong subukan na ano. Pero kung kaya niyo po na, kung gusto niyo po, nasa sa inyo po 'yan. Huwag po kayong matakot. Maging ano lang po kayo, maging patient and lumaban lang po. Tapos laging pray kay God. Thank you so much for joining us and waking up this early. Tinan mo, kahit bagong gising, di ba? Hindi pagbabago. Sabi mo nga, hindi pa yan ang final look mo. Anong sabi ni Doc? May improvement pa yan. Yes. Lalo pa. 3 months pa to. Oh. After 3 months, okay na siya. Ano yung okay? Mas guwapo pa. Mas pogi na. Mas... Hola! Para sa iba pang mga balita at impormasyon, lagi lang po kayo magsasubscribe sa news5.com.ph because we are always on.